Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Team at naway maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya huwag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Okay, ang sabi sa unang tanong is from Jebraski Bueno. Bro, dyan daw, maayong buntag. Buntag pa ito eh. Sabi ko sa kanya, sagutin ko ito sa live. Nakoy mga sacramentals dire. Meron siya mga sacramentals doon. Ako gipablisingan sa among parish priest. Oh, inabless sa kanya parish priest. Dire, pero wala man gibasa ang prayer sa deliverance, jod og magblessing sa sacramentals. Wala, hindi na binasa yung Book of Sacramentals daw, no? Sabi niya, a prayer for deliverance, no? Katura mang iyaha prayer nga murag notebook gamay kay naatul man nga nagpa-blessing kus ako balay. Pwede ra ba ni Brad nga blessing sacramentals bisan og wala gibasa nga iya jod nga ritual dito sa deliverance nga mao ang Father Sikiya? At yun, pasakot iba na tata. Batata, yes, ginamit lang yung ordinary blessing, brother, dyan doon, ibig sabihin. So, yung common na blessing na ginamit na ritual, hindi yung intention sa simbahan sa para maging exercise oil. So, bless pa rin yun, pero hindi yun ang intention na maging exercise oil, brother, dahil hindi yun ginamit yung prayer of deliverance ni Brother Sikiya na blessing. Tulad ng holy water, iba yung holy water, iba yung exercise water. Dahil yung exercise water, yung ginamit yung blessing sa deliverance prayer ni Brother Sikiya. So, bless pa rin, pero hindi yun naturing natin na exercise oil, brother. Brother Jondo? Okay, so move naman tayo ngayon sa next naman na tanong from Jando. Yes, tanong Brother Angel. Bro Tata, bro, paano yun? Ano ang pagkakaiba nun? Pag yung binless lang ni Father plus yung binless ni Father Darwin with the deliverance prayer ni Father Sikiya. So, anong exact yung difference nun para sa kalaman ng lahat? So, yung ordinary, a common na blessing na ginamit sa pare na ritual. So, hindi yun intention sa simbahan na maging exercise water, exercise oil. So, bless pa rin yun, pero hindi yun ang tamang intention sa simbahan na maging exercise water, exercise oil, brother. So, dapat ang gamitin yung prayer sa blessing sa kang Father Sikiya. Anong hindi yung pagkakaiba nun, para sa kalaman ng lahat? What's the difference? Parang blessed lang yun, pero hindi yun matuturing natin exercise oil. No, yung difference na ng ano nun, ng effectivity nun, para malaman ng lahat. Yung pagkakaiba ng kahalagaan nun, maliban dun sa salitang exercise holy water siya, holy water versus exercise holy water, what's the difference yung gamit ba niya? What's the difference ba? Parang saan pwedeng gamitin o hindi gamitin ng ganito? Paano ba yon yung difference ng brother? So, ang difference, dahil hindi ginamit ang intention sa simbahan na maging ano, pero maging exercise lahat ng prayer sa deliverance sa blessing. So, exercise yun ang tawag natin. Yung hindi, yung common na prayer lang na blessing,
blessed pa rin, pero hindi natin natuturing na for the intention of the church maging exercise. Pero ang effectivity ang clarification mo, brother, Indian? Opo. Ano, yung parang ano difference nun sa tao na pag ginamit to ay hindi yan exercise, pag ginamit yun, hindi holy water lang yan. What's the difference? So, siguro, okay lang siya dahil di sa aming experience na Brother Wendell, wala pa kami na first time namin na publish ni Father Dalit Father Dongal ni Suga, yun lang kung mo nag-listing niya dahil wala pa kami yung deliverance prayer. Pero nag-effective ba nan? Pero kung wala na mayroon na kami deliverance prayer, so yung ginamit namin, yung deliverance prayer na. Dahil yun ang intention ng simbahan na maging exercise oil or exercise water. Pero blessed pa rin yun, effective pa rin, pero iba ang intention ng blessing. Hindi para sa exercise oil o exercise. Mas maganda siguro i-publish ulit using sa listing sa deliverance prayer ni Father Sikia. Dahil yun ang intention eh. Okay. Pero pareho naman blessed, no? So pwedeng gamitin sa bahay. Pwedeng gamitin sa bahay, pwedeng ng mga tao kung ano lang, no? So pwedeng gamitin yung exercise holy sa bahay at pwede rin yung simpleng holy water. Roger on that. Katulad sa aking sinabi na hindi pa namin alam ni Brother Findel yung may aklat na Brother Sikia, publish Brother Findel ng holy water at saka yung pure olive oil. So, ginamit lang ang ordinary blessing. Protective naman, pero pag mayroon tayong aklat ni Brother Sikia, mas maganda yun ang gamitin. Dahil yun ang intention ng simbahan. Okay. Mas ano siya, no? Yun nga, yung mas ano yung effectivity niya, no? Pag holy and exercise oil at water. Oh, sige. Okay, yun lang po. Salamat, Bro Tata. Back to you, Bro Jando. Okay, thank you si ano. Thank you sa iyo, Brother Angel. So, mag-follow up naman tayo rito naman kay Rosalie Aldaba Ignacio. Hello, Bro JD. Ask ko lang, bakit bawal sa atin ang pagsali sa masonry? Okay, Brother Tata? Mas maganda, Brother Angel, Brother Jando. Ah, sige, Brother Angel, ikaw sumagot niyan. For masonry, alam niyo po, pagka-check niyo ngayon sa internet, yung mga lahat po ng mga rituals nila noon, makikita mo kung paano, no? So, may narinig noon, yung ritual nila, minsan, may time sila na parang makikipag-sex sa parang public sex, gano'n. At yung pati nga yung ano eh, pati yung sinasamba nila, yung mga rituals nila, kakaiba po, that's against the Catholic Church po, no? Ito pong masonry niyan, lahat po ng mga miyembro niyan, mga kapatid, no? Lahat ng mga miyembro niyan, even sa Kodos Kanulo natin, sa Katisim natin, lahat po ng miyembro ng masonry, hindi po bawal po sila mag-communion, mga kapatid. At actually, dapat excommunicated yan, no? So, kahit sinong tanungin po natin, hindi po pwede dahil lahat po ng ginagawa nila rituals, that's against the Catholic Church teachings. At kakaiba po, no? So, kaya careful po. Noon pa yan, yung masonry yan, napakatagal na yan. So, ngayon, pati mga sikat na artista, tsaka hindi ka pwedeng ano dyan pag hindi ka mayaman, no? Pero walang idea yung mga tao, even the pagiging lay minister, hindi ka po pwede pagka member ka ng Freemasonry. Yun po yung pagkakaiba noon, yung pagka pumasok ka, doon mo malalaman, no? Hindi siya para sa Diyos talaga yung mga rituals nila, yung mga pinagagawa nila sa mga member nila. Hindi po para sa Diyos yun, napakalayo po ng kapatid. So, delikado po yun, kaya bawal po ang pagsali sa Freemasonry, kapatid. Sabi naman dito ni Lito Tahil,
Bro, good day, M. Diba tuwing may misa sa Linggo, bago magsimula si Father ay mag-insenso siya, iikot sa lamesa sa harapan ng altar? Ask lang for further clarification, bakit o anong sinisimbolohan yan? Brother Angel? Actually, kahit sa Biblia po, no, yun po yung mga panalangin natin, no, yung mga panalangin ng mga lay people, ng mga faithful, no, papunta sa Diyos kapatid. So, ang incense is symbolizing of prayers for all the people na papunta sa langit. Even in the Bible po, meron po yan ng mga panalangin sa yung mga anghel, no, gumagamit ng incense in the Bible, sa Book of Revelation. Yun po yung simbolo ng mga panalangin natin papunta sa Diyos, kapatid. Yun lang po yung sinisimbolo. Puntong sagot po. From Pedi Tabanao, Brad, magandang gabi po. Magtatanong lang sana ako kung ano ho ba talaga ang tamang lugar na maglagay tayo ng altar? Sa bahay, sa kwarto, sa bahay, sa kwarto ba o sa sala? Wala naman pong ano, no? Wala naman nakalagay sa exclusive sa catechism or code of canon law kung saan dapat. But of course, ilagay mo 'yon doon sa depende naman sa lugar, minsan napakaliit ng ano, no? Nung nagbababaring kami ng Mama Mary din po noon nasa ano pa charismatic, parang yung mga Black Rosary, 'di ba, may ganun na nagbababa ng Mama Mary. Minsan talagang walang mapaglagyan, but nasa sa inyo po 'yun, no, basta gawin lang natin na sagrado yung lahat 'yon, wag yung papatungan ng kung ano-ano. At kahit saan naman po, no, depende kasi sa bahay 'yun, eh. Hanggat maaari, pwede kayo maglagay din sa ano, pwede kayo maglagay sa kwarto nyo, or pwede rin maglagay sa ano, sa sala po, no? So, nasa sa inyo lang po yung kung saan, basta kang make sure na yung mga nakalagay doon, no? Make sure lahat yun ay blessed, mga sacramental na yun, at doon po kayo lagi magdasal hanggat maaari, lalo na yung rosary po. Wala naman nakalagay kahit saan na, kapatid, kasi depende nga naman, hindi naman pwede magsabi yung ano, lalo na kung wala ka namang kwarto, kung ang ano mo studio type lang, so no choice ka, ilagay mo lang sa tabi ng bed mo, no? Kung naman may sala ka, yung iba naman nagpapagawa talaga, nasarihin yung altar na malaki, mga malalaking bahay. So nasa sa'yo, kapatid, kung saan lang pwede ka talaga magdasal ng makakapag-solemn prayer po kayo. Anyway, yung nga palang ano, bro, Code of Canon Law 2335 yun, eh, yung bawal ng Freemasonry. Bro Aljan, para meron tayong batayan. Meron ka ba nun, Bro Aljan? I-ano mo lang, Code of Canon Law 2335, para meron lang tayong batayan sa mga manonood. Wala pa akong Code of Canon Law, pero pwede po natin search. Yes, at saka yung Code of Canon Law 1374, bawal na bawal po tayong makisalamuha dun sa lahat ng mga, lalo na sa mga nagsulputang sekta, no? Yung tawag dun, plots against the church. So, bawal na bawal yan, ma-excommunicated tayo sa Catholic Church. So, yung lalo na yung mga nagsulput na sekta na pumupunta ka ron, makikisama ka sa ritual nila ng ibang sekta. Yun nga, yung magnininong ka pa, tapos yung iba, yung mga bata, yung mga anak nila, nasa Protestant school, against the Code of Canon Law 1374, yun, pati na yung Freemasonry, habang hinahanap ni Code of Canon Law. 1734? 2335, bro. Ko. 2335. Para lang may batayan yung mga, kasi marami baka 2335, baka may nanonood sa ibang bansa niya na miyembro ng Masonry. Okay. Sabi dito, sabi dito, video capture na. So, ganito po ang nakasulat sa Code of Canon Law 2335.
3 times. Andito is ganito pa. Takto pala yun. An affiliation with Masonic or similar society. Those who join a Masonic sect or other societies of the same sort with plot against the church or against legitimate civil authority incur ipso facto an excommunication simply served to the Holy See. Excommunicated ka na, excommunicated ka na. Kaya nga, yung Mason yan, no? So, letter po yan, Masonic group. Yan po yung Masonry. So, 2335, Code of Canulot is may batayan tayo. Alam ko maraming nanonood ngayon sa buong mundo, no? Baka may Ambrosilan, mga may kaya, na Katoliko. Alam, baka hindi nila alam, no? So, bawal na bawal po yan ang simbahan. Excommunicated nga, excommunicato. So, ng Holy See mismo, ng Vatican. Kapag alam nilang miyembro ka po. Ayan, may batayan po tayo, no? Code of Canulot 2335. Baka may nagtatanong saan ang batayan natin. Nabawal ang Freemasonry. Yun lang po. Salamat. Back to you, Bro Jando.